Yeah, magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin, mapaluzon, Visayas at Mindanao. At maging sa mga kababayan natin dyan sa abroad, mga OFW, immigrants, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa May D. Santiago Extension. Nandiyan po yung kapilya ng Iglesia ni Cristo, lokal ng Sampaloc. At ito nga po yung on-ramp. Yan, ang NLEX Connector. Ang entry nito doon sa May Ramon Magsaysay Boulevard, westbound, yung mahaba doon sa May Buenos Aires Street. Mamaya ipapakita ko sa inyo yun, yung widening. At ang entry doon, tapos ito naman yung on-ramp. Yan, mula doon paakyat hanggang dito, patungong C3. Tapos dito naman sa ilalim, pakita ko sa inyo, ayan o. Binakuran na nila mula doon sa May Jitwason. Meron na yung mga precast compound wall with column concrete foundation. Ayan. Ina-assemble lang yan. Yung static pile load test ng NSCR, dito yun. Diyan nakalagay yan. No? Na ngayon ay inilipat na doon sa May Maui OSS. Sa May Anonas Street. Sa May PUP. Yung nakikita natin doon, ayun yung static pile load test. Galing yan dito. Nung una, doon ang galing yun sa May Pardo Street, tapos SH Loyola, tapos dinala nila dito, tapos ngayon naman nandun na sa May Anonas PUP. So ayan mga kasikap, yung latest na update po dito sa May ilalim ng NLEX Connector Section 2. Ito yung on-ramp. Ang entry niyan doon sa May Buenos Aires. At ipapakita ko yan ngayon. Ayan yung tutunguin natin. So tara, let's go! Nimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? So ito yan, mga kasikap. Oh. Matagal ng operational to dito. Ayan yung sa unahan, yung soil testing sa part na to, NSCR. Tapos yung mga concrete rail sleeper ay doon nakatampak sa gilid, nakasalansan. Tinutumbok po natin yung lokal ng Sampaloc, kapilya po ng Iglesia ni Cristo. At mismong pakyat dito sa on-ramp ay dyan yan, sa likod niya, dito banda. Santiago Extension yun, at ito na yung D. Santiago Street. Hanganan tayo dito, patungo tayo ng Buenos Aires Street. So ito yung harapan ng kapilya, lokal ng Sampaloc, Manila. Bagong renovate lang. Ano. Tapos sa kaliwa naman natin yung LTO. LTO, saka ito naman yung emission. Malalaman yung LTO to kasi malayo ka pa lang, kahit dadaan ka lang, tatawagin ka na ng mga fixer dyan. Diretso, Pilaes. Kaliwa, Road 10. At kakanan tayo, di Santiago pa rin, patungo dyan sa May Buenos Aires Street. Ayan na, tanaw na natin yung viaduct ng NLEX Connector na ginamitan nila ng reinforced concrete slab. Wala pong mga girders na ginamit dyan, diretso buhos yan. Ano? At ito yung binabanggit ko kanina na entry. Ito yung entry niyan, na doon sa pinakita ko kanina sa may likod ng Iglesia ni Cristo. Ayan yung on-ramp. Off-ramp naman sa kabila, ayan yung exit niya. So dalawa option mo dyan. Pag kumanan ka, papuntang Quiapo. Pag dumiretso ka naman, tumawid ka doon sa kabila, patungo ka ng Cubao. So nagkakaroon na rin dito ng ano, no? Ng pag-install ng mga downspout drain pipe. Ito, kita na natin. Tapos nagkakaroon na rin sila dyan ng stoplight. Ipapakita ako sa inyo yan mamaya. Dito naman sa Buenos Aires Street, ito na yung bahay na na-demolish dito. Excuse me po. So dalawa na to. Tapos dalawa din dun sa kabila. Dito yan, yung widening patungo dun sa Altura Market. Dahil palalawakin tong entry.
Andito na yung Meralco. So inaayos na nila itong mga salasalabat nilang kuryente, kawat ng kuryente. At yung ito, yung dito sa kanan na poste, ay ililipat nila yan. Tatanggalin nila kasi madadali yan sa widening. So meron silang mga escort dito na, na mga pulis para yung mga illegal na connection dyan. Eh, masawata din ano. Tiyak na maraming mga illegal connection dito. Tingnan nyo naman yung mga kawad ng kuryente sa labat. So di natin alam dyan kung nasan ba yung legit dyan na nagbabayad o yung mga illegal na connection. So di mawawala yan. Kaya siguro may escort sila na police dyan para in case na may mag lakas ng loob na ano sa kanila, mabilis ma-aresto. Altura Market, sa likod tayo. Dito sila nag-prepared ng kanilang mga itinda sa harap. At kakanan na po tayo dito. Ito yung footbridge mula dito sa west patungo dun sa east. Boundary po ito ng Sampaloc at Santa Mesa. Eastbound Santa Mesa, westbound Sampaloc pa po ito dito. At itong Altura Market ay sa Sampaloc pa po ito. Ito yung malaking poste ng NGCP, so wala nang ano na i-relocate pa yan. Ginawa na naman nilang parkingan dito sa harap. Dulot ng traffic. Minsan yung mga traffic enforcer nandito, nahuli nila yan yung mga illegal parking dito sa harap. Ayan, nakalagay na nga, no parking. Pero dito na ano muna yung patrol ng ano, mobile patrol ng pulis. Sila yung nakapark. Ayan yung bayatak ng NLEPS connector. Lagay namin nila na steel box girder. So dalawa yan, dalawang spot, tiga-apat. Dito sa west at east. Ayan o yung stoplight na kasalukuyang ginagawa nila. At ito na yung widening dyan. Ayan, galing tayo nung kanina. Yung Santa Mesa Interchange. Ito yung dating rail track ng PNR. Ito yung off-ramp. Ayan. Ito yung Paltok Street. Yan, mula dito sa kanto hanggang doon sa likod ay madidemolish po yan, sikap. Washout yan, ito yung mga kabayan na yan dahil dyan dadaan ang viaduct ng NCR. North-South Commuters Railway Project. Mag-U-turn lang tayo dito tapos magtutungo tayo sa kabila, sa eastbound. Doon tayo mag-end ng ating video sa mga ano, Old Santa Mesa Street. Laging matraffic dito dahil nga po sa road construction na ginagawa. Lalagay nila ng drainage, dating round culvert naka-install dyan ay ngayon ay ginawa nilang box culvert, pinalaki. Kaya okupado nila yung isang lane ng kalsada at ayan yung dahilan ng traffic. Maliit na proyekto ay pinapaabot nila yan ng napakatagal. Kakanan ako dito, mag-u-turn ako dito sa Puresa Extension dahil sobrang traffic dun sa baba. Dito ako iikot. Yan. Hinamak na mas maluwag dito kung para makipagsiksigan ako dun. Ayan yung viaduct ng NLEX connector. Yung mga mag-exit yan patungo dito sa
westbound ng Ramon Magsaysay Boulevard. Yan, dito rin yung tagus niya, yung Palpok Street. Ito yung sa kanan natin, yung mga madadali ng widening. Ayan, may mga markings nga. 4.670 PNR Road. Ayan, ito yung kanan, yung sa kanan natin, lahat yan makakasigap. Wash out yan patungo dun sa may Gito Aso. Lahat nila yung mga bahay doon na nasa kanan natin kanina, lahat yan may mga markings. Zero, meaning buong bahay nila tanggal. Tapos PNR Row, ayun yung markings na nakalagay doon. Sa extension, ito yung factory ng mga Red Horse San Miguel Corporation. So, madami palang mga planta meron din dun sa sa may Tomas Claudio. Mas lalo na yung nandun sa San Miguel Bulacan, laki ng planta doon. Tapos doon pa lang sa highway, meron na silang logo na napakalaking Red Horse. Hindi ko alam kung gawa sa battle or sa fiber yun. Eh, napakalaki. Magsaysay Boulevard, ilalim po tayo na Poresa Station, LRT2. At asfaltado na nga ito dito sa baba, makikita naman natin ang kinis, yung paggawa dito ng drainage tapos na yung Center Island sa ating kaliwa, yung mga halaman malaguna, last year talagang puspusan yung paggawa dyan. Dati itong flyover dito sa part na to at yung tunnel mismo dito sa interchange, New Santa Mesa interchange, at ito na nga installan na nila ng stoplight, so hindi pa gumagana yan. Wala pang mga electrical connection. So ito naman yung patungo Santa Mesa Station. Ayan na yung update dito. So nagbakod na rin ang NCR dyan. So kung magkakaroon ng on-ramp at off-ramp dito sa part na to, hindi ako sure. Antabayan na natin. PLDT building sa ating gawing kanan. Ito yung footbridge na kanina galing tayo dun sa kabila sa westbound. Ito naman yung sa eastbound. So, ang laki na ng pinagbago dito sa Santa Mesa mula na nagkaroon ng construction ng NLEX Connector. So, dito tayo mag-end ng ating video sa may old Santa Mesa at panibagong vlog tayo dito sa papasok naman sa Teresa. At ayan mga kasigap, Old Santa Mesa Street na po ito dito patungo Quirino Avenue. At dito na po nagtatapos tong video na to. Sa mga kasigap natin na nakapanood na hindi pa po nakakapag-subscribe, at willing po kayo na sumuporta at mag-usisa sa mga proyekto dito sa Metro Manila, bye, mag-subscribe na kayo sa aking munting YouTube channel. Click lang natin subscribe dyan sa baba sa gawing kanan yung katabi niyang bell. Bell po natin para always updated po tayo lagi sa aking mga bagong upload. Maraming salamat. Magandang umaga at God bless po sa ating lahat.